Katropa, ito na yung aking next video na kung saan dito ituturo ko kung paano mag-harvest ng nipa. Panoorin nyo, tapusin nyo ang video para matutunan nyo kung paano yung maayos at tamang pag-harvest ng nipa. Ano? And then please subscribe dyan po sa aking video. Maraming salamat! Hello, magandang umaga mga katropa. Ngayon, next video kong gagawin kung paano mag-harvest ng nipa. Nandito ako sa aking sakayan, sa aming bangka, ang tawag sa Tagalog. No. Dito, papasok tayo sa aming kanipaan. Medyo malayo to, doon tayo sa dulo. Ayun, naglalagman tayo. Kaya lang, may haral kasi nipa. Okay, sundan nyo lang kami. Ano? Tuturo namin sa inyo kung paano mag-harvest ng nipa. Napakagandang matutunan yan kung paano, dahil kung meron kang kanipaan or you are a nipa owners, pwede mo itong gawin kung meron sa inyo. Kung nyo nakikita, itong sapa na to, ang tawag dito is luksohon. Pangalan nito is luksohon. Ano? May dalawang luksohon dito eh. Luksohon na malaki at luksohon na maliit. Nasa luksohon ng malaki tayo. May dalawang sapa to, sangahan, yung sa amin nasa kaliwa. Pero nandun pa yun sa dulo. Didiretso pa tayo mga katropa. Ito. Tingnan natin. Oh, teka lang. Dito tayo. Kasya na ba itong bangka? Oh. Yan. Ito yung hirap tumasok dito ng bangkang haba. Ito, ang liit na ng ano. Bawas tayo ng tubig. Ang tawag sa pagbawas ng tubig dito ay paglimas. Ano? Sinisipa lang ng ano? Ng paa. Ayan. Sinisipa ng paa. Pagbabawasan ng tubig. Ayan. Ayos ka, brad, ah. Safety, safety ka. Sige. Video ka lang. Kaya lang. Natin dito. Ayan. Ay, nasa may bunganga pa lang tayo ng sapa na to. Grabe ang liko. Nakita nyo ba itong paligid na to? Ha? Ayan. Ang lit-lit. Puro kanipaan yan. Ha? Kung napapansin nyo, dikit-dikit sila. Akala mo, kagubatan eh. Sa bagay, nipa forest nga eh. So kaya, kagubatan nga. Diba? O, teka lang. Kaya lang, nahihirapan ako dito pagpasok. Pagpasok pa lang mga katropa ha. Papasok pa lang tayo. Papunta lang pa tayo dun sa dako ng ating pag haharbisan ng nipa. Mahihirapan na. Kasi gawa ng kalit-lit ng sapa rito, kailangan may pasok natin to doon hanggang doon sa may ano, hanggang doon sa may tangtang ng ating pag-aharbisan. Kasi kung ano, kung dito natin ilalagay ang bangka, pagkatapos nating mag-harvest, kapag nakakuha na tayo ng isang bigkis na nito, tinatawag namin binugkos, malayo yung hahakutan. Sobrang layo, andun pa sa dulo. Makita nyo yan, ang paghahakot ang napakahirap dito. Ah, pagpasok pa nga lang ng bangka, mahirap na. Lay, tsaga-tsaga lang. Ganun talaga. Lahat dito, mga katropa, kailangan ng lakas. Tsaga. Ah. Oh, isa niya, sabi ko. Challenge. Cha-challenge ko yung mga katropa natin dyan sa labas. Palit tayo ng uri ng hanap buhay, ha, yung legal lang. Subukan natin sa loob ng isang buwan. Dito kayo magstay sa amin, subukan yung hanap buhay namin dito. At susubukan ko rin hanap buhay ninyo. Ano? Kung go kayo, accepted nyo challenge ko, comment lang kayo dun sa baba ng aking channel. Ano? O, ito, medyo malawak na rito. Pero kung iisipin, tingnan nyo naman yung kapaligiran. Ha? Ang ganda. Wow. Tingnan nyo. Ah, ito maganda ang pagkakalinis ng nipa na to, pero maliliit lang talaga nipa dito eh. Tamang-tama lang, katamtaman lang yung mga laki para gumawa ng nipa. Ayan, malinis na yan. Ang estilo ng pag-harvest ng nipa nito is himuon. Napapansin nyo, medyo marami ng dahon, pwede nang i-harvest yan. Mga ganyang klase. O, ayan, naku. Tayo tayo rito, teka lang. Op, op, op. Pasok muna tayo. Pasok muna tayo rin. Op, op, op. Dulo ko lang. Yan. Hirap. Yan, tignan. Yung dulo kasi ng bangka natin. Hindi makano.
Anak ng tete. Teka lang. Anak ko, magkakataba pa. Ang hirap talaga. Yan. Bukan natin pa. Op, op, op. Liko, liko, liko. Aray, aray. Yan, liko tayo rito. Haba kasi ng bangkang to. Yan. Oh. Yan. Ito pa. Kawawa ang bangka. Yan, okay. Yan, diretso to. Lapit na tayo mga katropa. Nasa kaligitnaan na tayo ng sapa. Ano? Malapit na tayo. Dito kasi, ang mga kanipaan dito, iba-iba may-ari. Itong mga nasa pampang na to, ibang may-ari. Itong sa kaliwa na to, iba rin ang may-ari. Ano? Sa amin, nandun sa dulo. Kung tawagin sa amin, nasa urok. Pag sinabing urok, nasa dulo. Nasa dulo ng sapa. Ano? Ang dami na natin tubig. Lintik na bangka to. May ano kasi, may butas. Oh, liko ulit, liko, liko. Liko ulit tayo, liko, liko. Ayan. Okay. Okay. Mababangga, mababangga. Ayan. Ayan na. Isang liko na lang. Isang liko na lang, katropa. Lapit na to. Isang liko na lang. Oh. Ayan, ayan. Ano yan? Natumba. Isang liko pa. Isang liko pa. Lapit na tayo sa nipa namin. Ayan na. Isang liko pa. Wow, oh, hirap naman. Okay. Dito. 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 Okay. Ay, nako. Paano na to? Kasya ba? Teka lang. Kasya ba tayo rito? Dito, dito, dito. Okay, dito na kaya. Hirap ah. Teka lang. Op. Kaya ba? Kaya. Aray. Bisip. Yan. Yan. Ito na. Nandito na tayo sa aming lipa. Yan. Sa right side na to, mga katropa, yan, dito sa kanan, sa amin yan, sumula doon, doon sa sapa na yon, hanggang doon, sa pinakadulo nito, amin na yan. Pero kung yung nakikita dito sa kanan, medyo malinis na, ano, na-harvest na namin to. Pupunta tayo doon sa parte ng kanipaan namin na kung saan pwedeng i-harvest. Tuturo namin doon kung paano mag-harvest ng maayos ng kanipaan, ano, para malaman ninyo kung paano ina-harvest ng tama ang kanipaan. Pero lulubog na tayo. Tingnan mo naman itong bangka namin, puro na tubig. Oh, puro na tubig. Diba to? Yan. Oh, baka nung makita mo dyan, Brad. Yan, dito tayo. Yan, konting liko pa. Kasi, ano na dyan eh. Pagod eh. Papasok pa lang. Pagod na. At least isang liko na lang, doon na lang tayo sa da, doon tayo sa loob. Op, 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 babangga, babangga. Aray. Ala. Liko. Babaw pa ng tubig eh. Yan. Yan. Yan na, malapit na. Oop. Saan ba tayo nag ano? Saan ba tayo nagsagas ng nakarana dito? Ah, doon sa dulo pa. Kasya ko ba? Ayan, kasya ko. Ayan. Hook. Isa pa. Liko! Ayan. Isa pa, liko. Ayan, dito na. Ah, sumobra ata. Sumobra ba? Sumobra, sumobra tayo. Sana. Ito pala. Okay na dito, pwede na tayo rito. Sumobra naman. Atras lang tayo mga tropa, atras. Atras, atras. Reverse tayo, reverse. Hop, reverse. Hop, ayan na. Ayan na tayo.
Sige mga katropa, mamaya tuturo namin kung paano mag-arbes. Ganyang kahirap pagpasok lang sa kanipaan. Ano? Stay tuned. Makinig lang kayo at manood. Susunod na yung video kung paano kami mag-arbes ng nipa. Mga katropa, pupunta na tayo dun sa dako ng ating pagsasagasahan. Ano? Ngayon, gagawin natin, tumbangka nating lunod, puro na tubig. iaangkla na natin. Lupit ang angkla nito. Tignan nyo, bato yan. Ha? Hulog ko na. Dun. Ayan. Yung tubig, asan yung itak na gagamitin natin? Ah, yung itak. Ayan. Tignan nyo, lalaki ng itak na gagamitin namin, ha? Yung tubig. Katol, pakikuha nga ng tubig. Ito. Ayan. Sige, iwan mo namin. Pupunta tayo dun sa dulo. Aakyat tayo mga katropa, ha? Ito, tingnan na kung paano kami maglakad dito sa kanipaan, no? Ayan. Hirap dito. Paano kaya to? Hop! Aray. Ayan. Dito. Ayan. Dito tayo sa dulo. Ayan. Ito. Tawag dito, tipuso. Ha? Ayan. Dito nagrarasdas o nag-aalis ng dahon ng nipa. Dito ginagawa yung pag-aalis ng mga dahon ng nipa o pagrasdas ang tawag doon sa amin. Ano? Inilalagay yan dito. Dito. Yan. Yan. Ang tawag dito. Yan ang tawag dito. Yan. Yan. Tawag dito. Isara yan. Mga sanga to ng nipa. Ginawa lang ng square. Ano? Diyan isinasalansan o diyan inilalagay yung mga dahon ng nipa. Pagkatapos na maalis siya sa sanga, nilalagyan siya ng pambigkis diyan. Mamaya mga katropa, ituturo namin kung paano maglagay ng mga inalis na nipa, dahon ng nipa sa sanga, sa pungo sa sanga ng nipa para makita niya kung paano inilalagay diyan. And then kung paano magtali, kung paano inilalagay ang tali. Pero ngayon, napapagod ako kasi nga ang layo ng sinagwan. Diretso na tayo doon sa lugar na ating paghaharbisan, ano? Diretso lang, hauna na yung kaibigan ko. Yung utol ko, ano? O, dito. Dito mga katropa, kung wala kang kakayahang maglakad sa kanipaan, mahirap dito. Ingatan dito ang paa, kasi pwede kang masugatan. Itong dalamong itak, pagdadapa ka, nako, patay ang kamay mo. Marami rito mga tinik. Yung tinatawag pa naming sisi, yung shell na matalim yung ano, yung shell, pag naapakan mo yung biyak ang paa mo, sigurado. Dito kung nakikita nyo, maliwanag na kasi na-harvest na namin to, ano? Dito kung inyong napapansin, aray. Yung nipa dito, halimbawa ito, ayan ito. Halimbawa yan, itong isang to. Ano to eh? Na-harvest na to, wala na. Ang natira na lang is yung isang nipa na hindi pa mature at itong medyo nakita nyo itong mahaba na to, ito yan. Yung matalim na tawag namin dito is kandila. Ano? Kandila, maliit pa. Kapag lumaki na siya, pag nataas siya, ganito ang ayos niya, nabuka. Ayan. Ayan, nabuka siya. Hanggang sa maging ganito na siya. Maging ganyan na siya. Pero, i-harvest lang yan. Ito hindi to pwedeng dapat kunin. Ano? Kasi kapag kinuha mo yan. Ito. To pag kinuha mo to, tutubo to maliit na lang kasi wala nang sumusuporta dito. Kinuha mo na kaya hindi pa to pwedeng kunin, ano? Hindi pa to mature. So dito tayo. Dito tayo mga katropa. Ng bandaan. Aray. Aray ko. Teka lang. Ay, baba. Aray ko. Hop. Yan mga katropa, yun na, nagsisimula na yung utol ko. Magsimula na nagtapas. Ayan. Ito, tubig to. Aray! Ano ba yan? Lalim naman ng tibo. Aray ko. Dito. Okay. Sige. Ayan. Ang hirap. Tumama pa yung tubig ko. Ha, mga katropa, kung nakikita nyo, nagtatapas na yung utol ko, ano, kung paano mag-harvest ng maayos na nipa, ano. So, ang dami na kasi rito, ano eh.
dito ako nag-harvest ng isang araw. Kaya medyo mahirap maglakad, ano. So ngayon, titingnan natin kung paano magputol o mag-harvest ng nipa o paano ba pinuputol yung tamang pagputol ng sanga ng nipa. Ayan mga tropa, titingnan natin kung paano nagpuputol ng nipa. Teka lang tol, papasok muna ako rito para makita kita, ano. Dito lang ako. Dito tayo sa harapan. Yan, nakita nyo rito. Madilim pa yan, madumi pa. Yan, pwedeng i-harvest yan. Ngayon, ayan kung nakikita nyo. Ayan. Tatlo. Halimbawa, ganyan. Ayan. Ayan, pangatlong kinukuha. Diba? Yung isa pa, kukunin pa yan. Ayan, kukunin pa yan. Ang ititira dyan, yung kandila, saka yung isang hindi pa mature na nipa. Pero kapag halimbawa maliliit, ang ginawa, ganyan. Ginagahad ang tawag dyan. O inaalis na, pinuputol na lahat. Kasi magiging ano lang yan. Pasaway lang yan sa ibang nipa na talagang naunang tumubo sa kanya. Ang ginagawa na lang dyan is ginagahad ng mga magsasaka. Pinuputol sa dulo. Kasi kapag hindi mo pinuputol sa dulo, yung mga nakuha mong nipa, ang mangyayari dyan is mabigat kapag ginahakot. Ayun o. Kung nyo napapansin, itinatambak niya dun sa tipuso na yun. Yung tipuso na yan. Diyan siya magraras-das o mag-aalis ng mga dahon ng nipa. Ayan. Ayan pa. Kaya dito mga katropa, mahirap dito. Ganyan. Putol. Okay. Tambak. Ayan. Linis. Ang paglilinis yan mga katropa, dapat, kahalimbawa pag ganito, ayan, nakita nyo yan, dikit-dikit na, dyan, ito, inaalis na yan, kasi dikit-dikit na sila, para makabelo tong isang to, ayan, para makabelo to, tumubo ng malaki, kailangan alisin mo na to, ginagahad yan, ano, ganyan lang mga katropa, kailangan maging malinis, kapag dikit-dikit ang mga kanipaan, ang mga nipa, gaya nito, may tinatanggal na dalawa dyan o tatlo. Ha? Ito, mismo, tinatanggal na yan. Tapos, ito, tinatanggal na to. Ang ititira lang dito is ito. Basta, lagi nyo lang isipin, lagi nyo gagawin, pag kayo nag-harvest ng nipa, yung pangatlo at pang-apat. Yung estilo ng kanyang pagpuputol, ayan, yung mabababa, nakita nyo yan, ayan, ang tawag dyan is himuon. Ano? Ang tawag dyan is himuon. Pero kapag iyan, itinapas mo, pinutol mo dito sa taas, ang tawag na rito sa amin, karamihan ang tawag dyan is takraw. Na minsan nga, pag sinabi daw takraw, pag nanakaw, hindi naman ibig sabihin ng lahat ng takraw, salitang takraw is pag nanakaw. Ang takraw, isang salita na tumutukoy ito sa kung paano pinuputol, o proseso kung paano pinuputol ang nipa. Kapag mataas ang putol, takraw, kapag ganito, mababa, ang tawag dyan is simoon. So susunod, mga katropa, tuturo namin kung paano mag-alis ng mga nipa o pagrasdas at paglalagay ng mga nipa doon sa tinatawag naming sarayan at paano magtali nito. Sige, wait nyo lang at magpuputol muna kami ng maraming nipa. Ano? Ang isang bigkis ng nipa dito, 150 na piraso niyan. 150 na piraso niyan. Isang bigkis at 15 pirasong pawid ang magagawa mo. Kaya kailangan ang taga ani ng nipa, nangangailangan siya ng 115 piraso niyan para magkaroon siya ng 15 pirasong tiklad o isang bigkis o isang binugos. Okay. Next, ituturo namin kung paano magrasdas. Okay mga katropa, dito tuturo namin kung paano magrasdas. Kung inyo nakikita rito, ang dami ng tambak na nipa. Oh. Ayan. Oh, ito. Ayan. Kinukuha niya yan. Yan ang magiging pantali. Ayan, gagawa siya ng pantali. Ayan. Yan yung pantali. Okay. Tapos, dalawang pantali ang gagawin natin. Kasi kailangan dalawa eh. Ayan. Isa pa. Okay. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng tinatawag na sarayan.
na kung saan doon natin ilalagay yung mga nirasdas nating nipa. Okay, ayan. Sa ngayon ng ano, tutusok lang. Ito, sa. Tapos, ayan pa, isa pa. Dalawa. Okay, apat yan. Okay, ang isa pa is dyan. Parang pa-triangle lang siya mga katropa. Ayan. Bali siya ang magiging kumbaga ano, storage ano. Lagayan. Ayan. Okay, tinutusok pa yung isa. Op. Okay, ayan. May sarayan na tayo. Okay, ngayon gagawin, siguro lalagyan lang yan ng kunting sapin dyan sa ilalim para hindi magputik yung ating mga nipa. At lalagyan pa ata yan ng ano, ng ano man tawag dyan, parang harang sa sarayan na kung saan yan kasi ang magsisilbing ano eh, yan ang magsisilbing guide kung hanggang saan mo ilalagay yung pinakaulo ng nipa. Gayun din makakatulong din yan sana sa paghigpit para sa pagtali mo ng nipa mamaya. Kung yung napapansin, ayan, naglalagay siya na ng pantali dyan sa gilid, magkabaliktaran yan. Tol, tinako nga muna yung pinakadulo. Yan. Yung pinakadulo niya. Yan. Ayan, yung ulo, dito. Okay na. Ito yung ulo ng isang, ano, ulo ng isang pantali. At yung isa naman na ulo, nandun sa kabila. Ayun, yung sa kabila. Baliktaran lang yan. Dapat baliktaran. Okay, dadaganan niyan para maging flat. Okay, yan. Tapos, yan pa. Okay, yan. As magsisimula na pag-alis. Rasdas. Okay, ayan. Paano ba? Yan, lalagay siya ng pansapin dyan. Pansapin. Okay. Oh, teka, dito tayo. Let's stop. Okay. Yan, ano ba? Yan. Yan. Okay. Ganyan lang mga katropa. Kaya kailangan dyan, ang itak na gagamitin mo is matalim. Ano? Hindi sinasama yung pinakadulo sa kayong buntot na nipa. Ayun, yung buntot. Kasi maliliit na yun. Yan. Ganyan lang. Napakasimple. Pero kung hindi ka marunong yan, hindi mo yan masasalansan ng maayos. Tingnan nyo ang bagsak. Kapag hindi ka marunong na mag-alis ng nipa o magrasdas, nako, magsisi kapo na yan hanggang doon. Sa doon, sa dulong yun, doon. Hindi mo yan mai-stack dyan ng isang lugar lang. Yan. Uubusin yan, mga katropa, ito. Yung nipan tambak na yan, uubusin yan na aalisin dyan sa sanga. At pagkatapos, ilalagay yan sa doon sa sarayan. Okay? Yan. Kailangan ubusin yan. Subukan mo nga tol na maglagay tol muna sa sarayan tol. Yan. Oh, yan. Maglalagay tayo ng unang tambak dyan sa sarayan. Ang gagawin mo lang, ganyan. Okay. Papantay-pantayin mo. Yan. Tapos, yan. Lalagay na dito. Yan. 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 Aayusin mo yan dyan. Yan. Yan. Kailangan maging maayos. Okay. Yan. Yan. Yung napapansin, ayan, nakita nyo dyan, dapat ganyan lang ang guide niya para sa pagtali niya, hindi ka mahirapan. Yan, unang lagay na sa sarayan. Ulit, magrasdas ulit siya, mga tol. Mamaya, papakita namin sa inyo kapag natapos na siya magrasdas, kung paano naman magtali. Okay? Okay, mga katropa, ito na. Puno na yung ano natin, yung sarayan natin. Ano? Ngayon, itatali na natin yung nipa.
Okay, paano ba? Ito. Kukunin yung parehas dulo, ano? Wala, baba tayo rito, tol. Okay, ayan. Ang gagawin, ayan, iri-ribbon mo lang yan. Ganyan, ikot. Ikot mo yung isang dulo, tapos ilalagay dyan. Tapos, ayan. Ayan, dali lang yan. Hihilahin. Ngayon, ang gagawin, yung nasa kanan, nasa kaliwa, papasok, palabas. Ito namang nasa kanan na isa, ayan, gagawin, yan ang maghihigpit yan. Okay? Hindi mo na pinapasok yan. Okay, hindi na pinapasok. Pero minsan karamihan, pinapasok din yan, papasok yung isa palabas. Okay, ganyan. Tapos, gagawa siya ng sipaan. Yan, ilalagay yung paa. Yan, susot yung paa. Saka hihilahin yung isang kabila para humigpit. Yan. Hila, hila. Op, hila. Op, naayusin pa ng konti. Uulitin. Okay, iikot, ikot. Pasok. Yan, tapos okay, hila. Yan, papasok na yung hinawakan. Okay, papasok dyan. Hila, isa pa. Okay, tapos yun namang pinasukan nung paa. Yan, ayan, kukunin yan at papasok din yan. Okay. Okay. Ayan. Ayan. May isang binugpos na tayo. Ayan, mga katropa. Ayan. Okay. May isang tali na tayo. May isang bugkos na yan. Mga 50 piraso yan. Napawid ang magagawa niyan. Ano? Ngayon, kukuha tayo ng pangtahe niyan. Yung ano na rin mismo. Yung sanga ng nipa. Ang tawag dito ay is lupnit. Ayan. Paano ang pagkuha niya? Madali lang. Gagawin mo lang. Gagawin mo lang ganyan. Ayan. Medyo kapalan mo lang para marami ang magawa ng panahe. Ayan. Ayan. Yan yung lupnit na tinatawag. Marami yan. Siguro mga 20 piraso yan. Kasi dito, sa ganyang tali ng nipa, kailangan natin ng mga 20 pirasong lupnit. Ang kada isang lupnit, nagagawan ata ng 5 panahe o 5 lubnag. No? Okay, mga katropa, yan kung paano ang proseso ng pagtali ng nipa.